DJ Mo Lights and Sounds. Yon mga bossing sa mga may upcoming events na parating dyan, gaya ng birthday, kasal, binyag, party-party, debut, o lahat ng klaseng okasyon, pwede po ang DJ Mo Lights and Sounds. Pwede nyo po kami makontak sa aming Facebook page na DJ Mo Lights and Sounds at sa akin number na 0935-311-7520. At saka meron din po kaming banda, full band, acoustic band, sequencer na for hire sa mga kailangan dyan ng pampasaya sa inyong okasyon. Pwede po nyo kami makontak sa aming mga number. Salamat po! John, may event tayo ngayon syempre sa Claridel, sa tropa, sa tito ng tropa na Tinasil Manuel at na Nibo. Nibo nung ano nila, Nibo ng pinsan nila. Yun niya. At siyempre, binigyan natin ng malaking discount kasi nga siyempre, mga tropa naman natin yan. Basic na basic setup lang dapat yung dadali ko dyan kasi siyempre, binulto ko na dahil nga tito yun ng tropa natin. Kaya siyempre, ayaw naman natin tipidin sa setup kahit na basic lang talaga yung pang-budget talaga. Kaya, pero ayun na. Binigay natin yung best natin. Ayan, ayan yung Jubilee Shelter. Yung pinaka-resort. Ganda rin, ay, pinaka-lugar. Parang subdivision siya. Maganda rin dyan sa lugar na yan. Parang yung mga pabahay daw yata yan. Parang ganun. Tsaka ayan na nga yung venue natin. Yung covered court. Ganda ng covered court nila dyan. Kaso wala lang tubig sa siya. Pero okay naman. Kumbaga, malinis naman yung lugar. Sarap na may ganyan. Talagang covered no. Hindi, sarap maglaro dyan. Tsaka yan na nga, may all set na halos kami. Dahil nga ano lang naman yan, mabilis ang setup lang. Yan, hinihintay ko na lang dyan si Miko. Tsaka habang nagsasetup na yan, nilinis ko na rin ulit yung mga wire. At tsaka si Emong, tinuruan natin magtiklop ng tama ng wire. Sabi ko, mag-upisa ka muna sa pagtitiklop ng wire kasi nga kung ano-anong tiklop lang ang ginagawa, mas maganda yung makasama natin, maturuan natin ng tama. Ayan, inahayos na ni Justin yung ilaw, basic na basic lang, syempre tsaka maliwanag pa niya, kaya hindi pa masyado ganda. Ayan na, si Emong, tinuturuan ko ng tamang pagtitiklop ng wire para hindi baluktot-baluktot, hindi nagkakabuhol-buhol yung wire natin. Tsaka sabi ko sa kanya, aralin niya mabuti yan dahil hindi lang naman siya sa akin pwede sumamang mobile. Marami siyang pwede sa bahang mobile pag natutunan niya, pag laki-laki niya. Sisipag din yung bata niya. Ayan, so yan. Ano yan, hindi nag-aaral eh. Sayang naman, bigyan natin ang opportunity na magkaroon ng skill, ng trabaho, balang araw. Kaya na, inayos ulit ni Justin yung ilaw. Basic na basic lang talaga. Talagang hindi ko na alam kung ano naging program dyan. Kasi nga si Miko na yung pinapihit ko. Dahil papunta nga ako ng Bulacan. Dahil nga ang parangay ko at saka Nomar, minsan lang naman nagkaya. Kaya ayun nga, natapat pa na may event tayo. Kaya kumumuna tayo sa tao. Ayan na si Miko, dumating na si Miko. Kaya paris na ako dyan. Pinidyo ko lang ng konti yung venue, yan, yung naayos na. Tsaka nakapagpatunog na naman. At saka si Miko na rin. Ayan, papunta na ako. Bulacan. Ayan, medyo traffic pa dyan. Kaya, ano lang tayo, stay put lang tayo. Piyesa dyan, marami ng lasing. Hindi ko alam kung ano. Ayun na, nandito na. Papunta na tayo dyan sila. Okay, ng pulutan natin. Ang tawag ko sa pulutan na yan. Ayan si Nomar at si Paring Kiko. Boss, pabili nga po naman eh. Boss, pabili nga po naman eh. 5 piso lang po. Ito, 5 piso. Ah, mahal. Ayoko. Yun na nga. At mga syempre, pabili tayo ng mga puluto. Nakita nyo naman ang maninang bulakan. Oh. Solid. At saka yan niya ang puluto namin. May lang ulit ako nakakain ng sampalok. Ayan si Paring Kiko. Nakita nyo naman, lagi na lang ganyan yan. Pumapayat pa yan. At saka siyempre yan, humabol ang Tito JP natin, ang pinaka-manager na tumatakbong konsel ng Bulacan yan. Boto nyo, JP. Magpayo. Saka yan si Nomar. Yan.
ano kalasi yan eh. Pero may picture kami dyan ni ano, nila Unyo na magkakasama. Binijol na lang natin siya. Eh, nakita mo naman yung mga kasama natin. Ayan na nga. At saka natutulog na yung kaibigan natin. Laging ganyan yan. Dati lasing na lasing yan. Hindi bumubuhol sa upuan. Talagang ganyan. Mahusay talaga yan si Nomar eh. Na perfect na yung technique na gano'n na nakaupo lang pero hindi tumutumba-tumba. Talagang galing. Magaling yan. Magaling si Nomar. Tsaka yun, siyempre salamat sa mga pagkakataon na magkasama-sama ulit tayo. Kahit may event tayo, nga, inuna natin yung Bulakbol. Kaya thankful pa rin tayo kila Justin at tsaka kila Miko at tsaka kila Emong na naiuwi ng safe yung gamit. Kasi si Miko na rin yung nag-drive ng truck. Siya na rin yung nag-uwi ng gamit dito sa bahay. Yun, salamat.